Kung pag-uusapan natin ang istorya ni Warlito Toledo alias Waway, ito ay sadyang kakaiba dahil mas pinaniniwalaan o mas marami ang nakakaalam sa istorya na nabibilang sa urban legend dahil sa hindi pangkaraniwang pangyayari ang nakapaloob dito. Si Warlito Toledo alias Waway, sinasabing masayang namumuhay sa isang maliit na lugar sa Cebu. Si Warlito ay isang magtutubo at naninirahan sa maliit na bahay kasama ang asawa nito. Parehong namayapa na ang mga magulang ni Warlito, kaya masasabing ang tanging natitirang dahilan ni Warlito na mamuhay ng masaya ay ang asawa nito. Hindi pinalad na magkaanak si Warlito at ang asawa nito, ngunit hindi ito naging hadlang sa masayang pamumuhay ng mag-asawa. Matapos ang nakakapagod na araw ni Warlito bilang magtutubo, ay masaya itong umuwi sa kanyang bahay at sinalubong naman siya ng kanyang asawa na humupa sa kanyang pagod. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay mangyayari na ang pangyayaring magbabago sa buhay ni Warlito. Matapos maghapunan ng mag-asawa ay maaga silang nagpahinga, ngunit pagsapit ng hating gabi, dito na mangyayari ang hindi inaasahan. Pinasok ang bahay ni Warlito habang natutulog ito. Habang naghahanap ang mga taong pumasok sa bahay ni Warlito nang makukuha, ay biglang napabalikwas si Warlito dahil sa tunog na lika ng mga taong pumasok sa bahay niya. Kaya bumangon si Warlito para silipin kung saan nanggagaling ang ingay, ngunit bago pa lamang ito makalabas ng silid, ay inundayan agad si Warlito ng isa sa mga pumasok sa bahay niya. Nagising at napasigaw ang asawa nito, kaya naman binaling ng mga taong pumasok sa bahay ni Warlito ang atensyon nila sa asawa ni Warlito. Habang nangihina ay kitang-kita ni Warlito kung paano ginawa ng hindi maganda ang asawa niya bago siya mawalan ng malay. Hindi alam ng mga taong nang himasok sa bahay ni Warlito na buhay pa siya. Matapos magawa ang pakay ng mga ito, ay agad nang umalis ang mga taong ito. Matapos ang hindi inaasahan na pangyayari sa buhay ni Warlito, dito nagsimula ang mga hindi kanais-nais na akbang ni Warlito. Marami nagsasabi na dahil sa trahedya sa buhay ni Warlito ay nawala ito sa katinuan. Sinasabing madali itong maghinala sa mga taong nakikita nito, napakiramdam nito na may kinalaman ito sa mga nangyari sa kanya. Sa kagustuhan makaganti ay naging mapusok at tumatapos ng buhay si Warlito. Sadyang kakaiba ang kwento ng pag-atake ni Waway. Tinatayang siya ay gumagawa ng kamunduan at tumatapos ng halos 14 na kababaihan sa isang araw. At sinasabi ang madalas na naging biktima ni Waway ay ang mga buntis. Malaki ang naging dulot nitong takot sa Cebu, lalo na sa lugar ng Danau at Compostela. Maraming nagsasabi na may kakaibang kakayahan daw o may anting-anting daw si Warlito na ginagamit niya sa tuwing may gagawin siyang hindi maganda at upang madaling makaiwas sa mga pulis. Tinataya na mula 80s hanggang 2000 nagasik ng takot si Warlito, pinapasok nito ang matipuang bahay. Dito ay tinatapos niya agad ang mga kalalakian at inagawa ng hindi maganda ang kababaihan. Sinasabing dinuduraan ni Warlito ang mga tsinela sa labas ng bahay ng gusto niyang pasukin bilang palatandahan. Dahil dito ay sa sobrang takot ng mga tao ay iniiwas nila na mag-iwan ng tsinela sa labas ng kanilang bahay. Sa mga sunod-sunod na hindi magandang ginagawa ni Warlito at estilo nito ay binansagan siyang Waway. Nagdulot si Waway ng malaking takot sa mga tao na sa tuwing sasapit na ang dilim ay nasa loob na ng bahay ang mga ito. Sa paglipas ng panahon ay kasabay nitong lumipas sa mga takot ng tao kay Waway at wala nang narinig patungkol kay Warlito Toledo alias Waway. Ang mga ito ay walang basehan kung nangyari nga ba. Dahil dito ay nahihanay siya sa mga kwentong kabilang sa mga urban legend. Pero ang sinasabi na tunay na nangyari sa istorya ng buhay ni Warlito Toledo alias Waway ay malaki ang pagkakaiba sa istorya na nabibilang sa urban legend. Sinasabi si Warlito Toledo ay wala talagang anting-anting
na ginagamit sa paggawa na hindi ka nais-nais na gawain at pag-iwas sa mga pulis. Si Warlito Toledo ay nagkaroon ng unang kaso noong November 9, 1989 na reckless imprudence resulting to homicide. Nasundan ito ng pag-aresto sa kanya dahil sa isang makamundong kaso noong December 1, 1999 dahil sa sinampang kaso sa kanya noong September 10, 1996. Sinasabing pinagdusaan na ito ni Warlito Toledo. Ngunit hindi ito sapat upang baguhin ito si Warlito at ilayo sa mga kasalanan dahil nasundan na naman ito ng kaparehong kaso noong September 2002. Tumakas si Warlito at hindi na muling nakita. Makalipas ang 5 taon ay nasangkot na naman si Warlito. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas grabe na ang ginawa niya. Dito ay tumapos at nang abuso siya sa isang 17 taong gulang na estudyante sa Danao. Dahil si Waway ay isang takas na ay lumabas na ang mga kwento-kwento ng sa mga batang babae at maraming report ang natanggap ng mga kapulisan patungkol dito. Pero sa kabila ng mga reports, walang lumabas upang mag-file ng reklamo. Patuloy na kumalat ang mga balita patungkol kay Warlito Toledo dahil sa pasalin-salin na kwento ay nagsimula ang pagbabago sa tunay na katotohanan at dito sumibol ang urban legend at binansagan si Warlito Toledo ng alias Waway. Pero kung tatanungan ang pinagmulan ng alias ni Warlito ay hindi ito tukoy. May mga nagsasabing nagmula daw ito sa kanyang pamamaraan ng paggawa ng hindi ka nais-nais na bagay. Dahil sa hindi tukoy ang kinaroroonan ni Waway at pagkalat ng mga balita ng pangbibiktima nito, ay malaking takot ang naging dulot nito sa mga tao na dumating sa punto na ipinaskil ng mga otoridad ang larawan ni Waway sa bawat barangay. Hindi na rin nahihirapan ng mga otoridad na ipatupad ang curfew dahil ang mga tao na rin mismo ang umiiwas lumabas sa tuwing sasapit ang dilim, bunga ng takot kay Waway. May mga nagsasabi na minsan ay ginagawa na lamang libangan ng mali-maling kwento tungkol kay Waway. Madalas kasing itong maging topic sa mga kwentong kalye na nagbubunga ng mas malaking takot sa mga bata at maging sa nakakatanda. Para wakasan ang pagiging pugante ni Waway at maging ang takot sa kanya ng mga tao ay nagbigay ng pabuya si Danao City Mayor Ramonito Durano III para sa makakapagturo ng kinaroroonan ni Warlito Toledo alias Waway upang mapabilis ang paghuli dito. Sadyang iba talaga ang kapangyarihan ng chismoso at chismosa. Kahit ang tunay na pangyayari ay kaya nilang baguhin at paikutin ang isipan ng nakakarami. Wala nang narinig patungkol kay Warlito Toledo alias Waway.